What is up? Good day mga SirBoss. So today, magtatanggal tayo ng like scratches sa ating kotse at meron tayong susubukan ng bagong bilhin natin polisher. Check natin kung gagana ba yung polisher at kung makakatanggal talaga siya ng mga like scratches. So, sa mga servos, ito yung polisher na nabili natin sa Shopee. And check ko how much this is, only around 600 plus 599 something plus add-ons, so 630 I think. And ito yung code niya, and this is just a copy lang siya mga servos eh. Check natin siya nasa loob, inclusion niya. Specification ng motor niya is ito, Dewalt yung nakalagay sa kanya pero copy lang to ng Dewalt. Ito 220 volts, 700 watts siya. So yun yung revolution per minute niya, nakalagay din dyan. Tapos yung size niya ng pad is 5 inches. So nung binili ko to, may kasama na siyang ganun, wool pad. Tapos inclusion niya ay itong handle. And then, ito lang, tools, manual. So, check natin guys kung okay ba yung copy na Dewalt na nabibili sa Shopee. So, see you. So, mga servos, ito yung gagamitin natin ngayon sa pag-remove ng scratch. Nabili natin lang to sa blade racing. Meron tayong rubbing compound para sa medium cutting niya. Konti lang yung ilalagay natin, and then after nung cutting, ito yung gagamitin natin na wax, MTX. And then nabili ko din pala to sa Shopee before. Yan, I think 100 plus lang siya. Tapos 5 inches din yung size ng pads na to, kasukat niyan, ating polisher. And then before kayo gumamit nito guys, check nyo lang yung mga may specification itong bawat pads na to. So yung iba-ibang kulay, iba-iba yung purpose nya, kung medium ba siya, so polish or coarse. So ito, lalagay ko dyan yung lagay natin dito yung picture nung nakita natin din sa Shopee yung picture kung para saan yung mga specifically yung pad na to, kung gano siya, kung fine ba to or kung medium or kung coarse. So let's check nyo lang dyan. So, ito yung scratch na tatanggalin natin. Yeah, medyo hindi naman siya sobrang, hindi siya natatanggal sa punas-punas lang. Pero ramdam mo siya. So, ito, medyo may kaunti lang din. So, try natin yung Dewalt copy sa Shopee kung matatanggal niya ba itong scratches na ito. So, mga SirBoss, watch lang tayo. Ang gagamitin natin muna is yung ito, medium tumbli na to. Since magbago rin pala guys yung pintura ng sasakyan nyo pa, huwag masyado kayong gumamit ng mga sobrang matitigas kasi medyo mabigat yung cut nun. So kung bago pa naman yung pintura, masaro na yung mga medium to light. So yan. Tapos sir, ito nga pala yung polisher natin, may kasama siyang candle na nabili natin. Tapos pwede siya dito sa left, pwede rin naman siya dito sa right ilagay. So kahit saan siya, pwede. Tapos kaunti lang yung ilalagay natin. Tapos dapat maganda rin kayo nitong microfiber cloth, pamtanggal ng mga excess wax mamaya or excess nitong compound natin. Tapos etong settings niya, yung negative para sa mas mababang revolution per minute, tapos yung positive sa mas mataas. So doon lang tayo muna sa pinakamababa. Start natin sa pinakamababa. Masa
kotse, bali nalinis ko na to before. Flavor ko na rin siya before. Yeah. Ilagay ko yung video dito rin. Tapos kung kailang yung sa pag-clever natin, ilagay din natin yung video dito. And then, pinagtan ko siya ng pull pad. Kasi medyo malalim itong scratch natin. So, try natin yung pull pad ngayon. And then, kanting-kanting sabi kong pang-partition ko. Pero dito na lang tayo magpo-focus sa target natin na yung halos hindi mo nais, try natin kung kaya siya ng force pad. Ang maganda pa rin natin kung kaya. Ito na lang yung natira sa kanya. At least hindi na masyadong visible yung pagmalayo. Once na i-close up lang natin, saka mo na siya mapansin. Unlike kanina.
guys. Ayan. Ito yung napolish natin. Ito yung hindi. Mas smooth. Maganit. Yan. Minimal na lang yan. Hindi naman masyado siyang pansin sa kaya sa malayo. So guys, thank you. So thank you for watching guys. Sana nakatulong na rin yung video natin na to. Tapos yung polisher natin na gumagana naman siya. I mean, effective naman siya kahit paano. So check nyo lang siya Shopee. So thank you again. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo para sa mga susunod pa nating videos. Thank you. Bye. See you sa susunod na video natin.